Okay, so good afternoon. So I will be recording a video tutorial on Excel. Okay, so last time we talked about the different productivity tools which will make you become more efficient with the task at hand. Okay, so the last topic that we failed to finish was about Excel or spreadsheets. Okay, so what do we mean when we say spreadsheets, or para saan ba yung spreadsheets? So spreadsheets are application softwares designed for managing and organizing the data in tabular format. So this type of document lets the users arrange data in rows and columns of a grid, allowing them to be manipulated and used in calculations. Okay, so I have here a blank Excel page or sheets, no? So, ayan. So basically, we have the menu bar here. Okay, so I have opened a new Excel file. So this is what we call the columns, and these ones are the rows. Okay. So, yung intersection between columns and rows, ayan, columns and rows, A1 is what we call the cell. Okay, so here, yung Excel kasi napakainam nito if you are going to store data, and then this data, this can be manipulated, no? According to what we prefer to use this data, no? So, also, this is Excel file are very important if you will be working on a file to which you need formulation or you need to calculate. Okay, so I will be giving some an example. Okay, so here we are going to tabulate your grades. Suppose we are going to tabulate your grades. No? So sa header natin, we'll put the name. So the name, the first grading grade, and then second grading. All right. So ayan. So you could adjust these columns and cells according to how you prefer them to be. No. So katulad yan, first grading, hindi naman nakikita yung buong word. So you could adjust that by double clicking para mag-adjust siya, o kaya naman, ayan, highlight nyo, and then drag. Okay? So, ayan, lagyan natin ng data from here. Okay, copy ko na lang to kasi hindi na tayo magta-type ng napakaraming data. So, ayan, to insert, kasi meron pala akong section na ginawa, to insert, click ko lang yung column kung saan ako dapat mag-insert, and then right-click, insert, not the copied cells, no, but insert a column. Okay, so insert a column. Ayan, meron na tayong column for our section or strand. Alright, and then, balikan ko yung data file ko. Copy ko lang to. Control-C, Control-V, adjust accordingly. Okay, so, ayan, meron na tayong... Tapos dito, pwede nyong i-adjust katulad nyan. May mga border siya or nakikita yung table mismo. So, insert table. Kaya punta lang kayo ng home. Ito, meron dito sa formatting. Ayan, lagyan natin ang all borders. So, pwede nyo ring i-adjust yung format. Pwede nyong i-center. Pwede nyong i-bold. Pwede nyong lakihan yung font. Okay, so, etc. Okay? So, ayan. Meron na tayong data. Gusto nyo mag-add naman, halimbawa, mag-add tayo ng number ng student. So, insert a column and then write number 1, number 2. Okay? So, ang hirap naman ko itatype. Suppose we are talking about too many students, no? 100 students. No? So, hindi na tayo magta-type isa-isa. What you can do is
apply a formula for it. Actually, not a formula, formatting. So, drag nyo lang 1 and 2, and then, etong nakikita nyong parang square na to, yan, you just have to drag it down. Drag it down. Okay? So, ayan. So, automatic, nag-adjust na yung number niya. So, accordingly. I suppose, no, gusto pare-parehas naman yung number. Ayan, 1, 2, either control C, and then drag down, pababa, control B. O kaya, since we are talking about yung ginagawa natin kanina na pagdadrag lang, adjust natin, teka lang. Halimbawa, ito, kukopyahin natin for all. Ayan. So, ayan, mag-a-adjust siya. Pero kung gusto nyong numbered list siya, 1, 2 muna, then highlight the first two, tsaka drag. Okay? Ayan. So, here, no? Ayan. Suppose meron na tayong first grading and second grading. Na-input na, nagbigay na si teacher ng first grading and second grading grade. So, gawa lang ako ng grade. Pero, example lang naman to. Ano ko na lang. Ayan. So, pag-drag ko, merong selection dito. Pwedeng copy, pwedeng fill series. Pag fill series, mag-a-add siya ng isa. So, wala namang grade na 9 na 101 and above na. So, 99 na lang natin. Tapos nito, ganun din yung gawin natin. Say, 65 naman. Okay. And then, fill series lang tayo. Okay. Fill series. Alright. So, tapos centered natin yung number. Ayan. So, meron na tayo. So, meron na tayong first and second grading grade. So, maglagay tayo ng third column for the final grade. Final grade. And then, galin natin. Okay. So, paano kinocompute yung final grade? So, that is the average of the first grading and the second grading grade. So, what would be the formula? So, either we add this one, this grade, and the first grading grade and the second grading grade to get the formula. Okay, so how do we do that using Excel? No, so yung Excel, madaling gumawa ng mga formula. Or ito yung kagandahan, no? Hindi mo na mamanu-manuhin na itatype sa calculator at i-compute. No? So with Excel file, what you can do is to apply formula. So how do we do that? So, ayan. So, pag formula, equal sign yung ginagamit. So, equal what? Equal, ang gusto nating mangyari, ito plus ito, i-divide natin sa 2 para makuha natin yung formula niya. Ito natin. So, okay. So, syempre, kailangan natin gawin yan, i-add muna yung total, i-divide sa 2. Okay. So, 70. Okay. So, merong isa pang way on how are we gonna get the average of these two grades, no? So, dito, ayan, nakikita nyo yung parang e-summation. Okay. So, meron dyang sum, average, count numbers, max, minimum, and more functions, no? So, napakarami pang ang calculations na pwede nating i-apply. So, dito. Okay. So, ang gagawin natin yung average. So, all you have to do is to click the average. Ayan. So, since na-click nyo na yung average, i-highlight nyo ngayon kung ano yung gusto nyong i-average. So, on that case, ang gusto nating i-average, yung first grading tsaka second grading grade, i-highlight natin yun. And then, enter. Ayan. So, nagkaroon na siya ng average. Okay. So, yung isa, mano-mano using the numbers or the formula, yung isa naman, ipindutin lang natin yung average. Okay, and then, kahit ano dun sa dalawa, pwede nyong gawin and then copy sa lahat ng students para magkaroon kayo ng final grade nung lahat ng students na nabanggit. Okay? Na nandito sa ating listahan. Ayan, meron na. So, hindi na natin kailangang isa-isahin, meron na siyang grade. Okay, ngayon, para mas madali din nating makita whether passed or failed, pwede rin nating gawa ng formula pa. So, dito yung, anong nga tawag doon, remarks. Okay?
So, how do we do that? Gagawa tayo ng function kung saan ilalagay natin whether the student pass or fail. Katulad nitong ito, ginawa ko na kanina. Okay, so meron tayong gagawing condition, no? Okay, so gagamit tayo ng if na condition. Okay, so let us try this here. Okay, so equal uli yung ginagamit para sa formula, condition, etc. So gagamit tayo ng if na condition. Sabi dyan, it checks whether the condition is met and returns one value if true and another value is false. So, say for example, so, ano bang gusto nating i-check? If the final grade is 75 and above, ano gagawin natin? Pass. If otherwise, fail. Diba? Ganun yung gusto nating mangyari. So, anong gagawin natin? If gusto nating mangyari, if the final grade is what? Is greater than. Tama ba? Greater than. Para mo. Greater than. Ito. Greater than or equal to 75. Anong result? Pass. Okay? Else, di ba? Anong mangyayari sa kanya? Failed, di ba? Okay. So, and then, close. Okay. Oh, bakit ganun? Greater than 75. Paano ba yung greater than? Baliktad ba ako? If F2, if the final grade is greater than, oh, baliktad pala ako. If, ganito kasi yun, if F2, if this one, the final grade is greater than or equal to 75, pass. Else, failed. So, enter. Ayan. So, ayan. Makikita natin na failed siya. Okay? So, i-apply lang natin tong formatting na to for all and see whether tama yung ating formula. So, 71, tama, dapat failed siya. 72 should also be failed. 75 is greater than or equal 75. So, equal 75, it should be passed. So, ayan, nakita natin na passed. Ngayon, kung gusto naman natin lagyan ng formatting, say for example, gusto ko mas madali kong makita na failed siya. So, gusto ko maging red siya pag failed siya. So, pwede rin natin gawin yon. Ang pipindutin lang natin yung conditional formatting. Okay. So, here, color scales ba? San ba dito? Eto. So, highlight cells rules. Okay. For text that contains, ano ba yan? Failed, di ba? Pag ang result ay failed, ang gusto kong mangyari, maging light red siya with dark red text. Okay, so. Teka, ulitin natin. Hindi siya nag-apply. Highlight cells rules. Text that contains. Format cells that contain the text. Failed. And then, failed. Ayan. So, ayan. Hindi ko yata na-click kanina. So, text that contains failed. Apply ko lang yun for all. So, lahat ng failed, naging red na yung kanyang text. Okay? So, naka-highlight na siya na red. Okay. So, that is one. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang features ng Excel, no? So, say, for example, we would like to highlight all the section, no? Copy muna natin. Copy ko na lang yung section para mas mabilis tayo. So, ito yung meron tayong okay. So, dito. Meron tayong section. Okay? Meron tayong section BAP A. Okay. BAP A, GFD, Auto, EIM, ICTA, ICTC. Now, gusto kong malaman kung ano yung, ilan yung total ng BAP, ilan yung total ng GFD, ng Auto, ng EIM, ng ICTA, at ng ICTC.
ilan lahat yung estudyante niya. Ngayon, mahirap naman kung bibilangin ko pa isa-isa yan. Eh, eto, konti pa lang tong student. What if I'm talking like sa, ano, sa ODL, di ba? Ilang kayo na hinahawakan namin, you are 70 plus. No? So, instead na bibilangin ko pa siyang isa-isa, pwede kong gawa ng formula. So, how will I do that? I would like to check the total. So, meron pa tayong isang condition. Ito yung tinatawag natin na count. Count if. Okay? So, count if. Meron tayong, sa count if, merong range. Ito yung gusto nating bilangin, di ba? Yung mga estudyante. Pero ano yung criteria niya? Ang bibilangin ko lang dun sa list na yon eh lahat ng BAP A. Okay? And then, enter. So, sabi dyan, meron daw 8 BAP A dito sa list na to. Bilangin nga natin, ayan. So, meron tayong, nakikita natin ito. 8 nga siya. So, tama. So, since nag-work yung ating formula, we could apply it to all. Okay? How many students do we have on the list? There are 29 students. Okay, so let's see kung 29 students na siya. So, dapat parehas yung total nito sa total na narito. So, to get the total naman, that is sum, di ba? Ia-add natin itong lahat ng to. So, what are we going to do? Pinakamadali, click nyo lang yung sa summation, yung itong symbol na to, and then sum. Click nyo lang yung sum, it will highlight all the cells that you would like to total. Yung range ng cell kung saan ito total natin silang lahat. And then, enter. Okay, so there are 29 students. So, correct, no? 29 students on our list, and our total here, 29 students, hindi na natin kailangan isa-isahin, ilan ba yung ICTC doon? Tama, meron nga tayong 2 lamang na students sa ICTC. Okay, ngayon naman, meron pa tayong isa. Paano ko malalaman na eto meron na tayong total? Doon sa 8 students na yon, lahat ba sila pasado? Ilan lang sa kanila yung pasado? Ngayon, gagawa natin ng isa pang condition. Yung una, ang ginawa natin, single condition lang. So, count if. Dito, meron tayong another condition that is count. Count if. So, count if. So, ibig sabihin, meron tayong i-apply na mas maraming condition. So, again, we have the criteria or the range. So, from this range, okay? So, anong gusto nating malaman? Criteria 1, okay? Saan criteria 1 natin? Ito, lahat ng BAP. Gusto nating malaman from that BAP kung sino yung tama ba tayo? Ulitin natin, ha? Okay. Criteria. Ano yung criteria natin? Gusto nating malaman... Ah, ito. Ulitin ko. So, count. Yeah. Kailangan mo pag-isipan kung paano yung gagawin mong ano. Okay. Count ifs. Gusto nating malaman from this range kung ilan yung past. Diba? So, ang criteria range natin, ito. So, ito yung magiging range natin kung saan bibilangin. Tapos, ang unang criteria natin ay kung sino yung past. Ano ba? And then, the criteria range 2. Okay? Ginagyan natin kung tama. Okay. So, ayaw niyang i-read yung ano. So, instead, siguro gagawin na lang natin yung task. Okay? Count. Oops. Bakit ayaw niya mag-appear? Count if from the strand. And then, ang criteria natin, pass. Di ba? And then, criteria range 2. Okay, so, teka, bakit ayaw na? Tama naman yung formula. Let's check. Okay. Okay, so from that field, okay. So, nakalimutan nating i-highlight kung saan section siya.
Okay, ulitin natin. So, again, so count ifs, okay, so from this range, ang gusto natin, from this range of students, comma, na merong, pindutin na lang natin, merong pass, okay, tapos, ah, baliktad. So, from that range of students, count natin lahat ng BAP. Okay? So, lahat ng BAP. Tapos, pangalawang criteria, ito, ang criteria, pass. Hindi ba siya baliktad? Okay. So, ayan. Tingnan nga natin. Pass. So, we have 3. Okay, ulitin natin ha. So, count ifs, lahat ng from this set of students, hanapin daw yung BAP. Tapos, from this set, tingnan ko kung ilan yung pass. Okay, so yan yung ibibigay niya sa atin na number, which is correct. So, i-apply natin siya to all. Kung mapapansin nyo, bumaba yung formula natin, hindi sumakto. So, ang gagawin natin dyan is lalagyan natin siya ng, ito lalagyan natin ng dollar sign para hindi siya mag-move. So, C, dollar sign. Okay? Para hindi mag-move yung formula. Okay, dollar, and then G. Dollar sign. Okay. Baliktad. Sa loob pala. Okay. So, minsan nakakalipod din pag hindi mo siya laging ginagamit. Okay. Alright, so for susunod na section, tama, GFD, we have 2. So, ayan, hindi na siya nag-move kasi nilagyan natin ng dollar sign. Yung mga range na kailangan dapat as is, no? So, yung GFD, ito, yung I5, yung column I, hindi natin nilagyan ng dollar sign. Okay, para mag-move siya po dun sa next na column. Okay, so apply natin to all. Okay, so ayan. So ngayon, tingnan natin, ito total lang uli natin. So total sum, ayan. So 24. Ibig sabihin, out of 29 students, 24 lang ang pumasa. So ilan ang hindi pumasa? Meron tayong 5, which is ito yung hindi pumasa. Okay, so this is an example of basic formulas, no, computations, calculations in Excel. Okay, so sa Excel, pwede rin tayong maglagay ng, mag-insert ng, ayan, anong tawag dito? Ng graph. Okay, so tingnan natin. Try natin mag-insert ng graph. Gusto natin i-graph. Halimbawa, oh, sino ba ang pinaka mahusay sa mga strand na ito. Ayan, pwede tayong maglagay ng graph. So, makikita dyan, oh, ICTA, halos lahat pass, pagdating sa BAP, medyo, ayan, mababa. O, example lang to. Okay, so, this is an example. Okay, pwede ring pie chart yan. Okay, so, depende kung paano nyo siya gagamitin. Okay, so, ngayon, your assignment was, balik tayo sa assignment ninyo. Ay, sorry. Na-redirect tayo. Okay, so, balik tayo sa assignment. Ito. So, ang pinapagawa ko sa inyo ay sarili nyong home budget. No, so, pwede nyong gamitin tong same format na to, pero not necessarily naman ganyan yung gagawin nyo. So, pwede nyo naman i-adjust accordingly. Pero ang gusto lang natin gawin, ito. So, number 1, data entry. Enter in only
the labels, no numbers yet. Okay, enter only the labels, no numbers yet. So, if I don't want to make a video like this of myself. Wait. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo sa Excel file. So, gagawa kayo ng sarili nyo. Halimbawa, Lazona monthly home budget. Okay, so dito ilalagay ko yung monthly income from saving, salary. Okay, other income. Okay, so halimbawa, nalagay ko na dyan. Okay, so ito yung pinaka-title ko. Pwede kong lagyan apply ng formatting. Bibilaw ko. Ayan. So, lakayan natin konti. So, dito sa unang, halimbawa, dito ko gustong ilagay. Medyo sa monthly income ko. Halimbawa lang to, 5,000. And then, meron kaming negosyo, another 5,000. So, pwede kong itotal yung income namin, total income. Anong gagawin uli natin? Anong gagamitin natin? Pag halimbawa, gusto natin itotal, either i-add natin ito plus ito para makuha natin yung total. So, which is 10,000. O kaya naman, the other way is pindutin lang natin yung sum. And then, highlight the range and then enter. So, I have here the total already. So, pwede natin, di ba, sa lalo yung mga ABM students, paano natin lalagay yun, di ba? Double rule na ganyan pag halimbawang yung total na siya. So, pwede rin natin i-apply yun. Okay? Pwede nyo rin i-highlight. Gawan nyo ng ayan. So, para kitang-kita na yun yung total income nyo for the month. Okay. So, now, ano ba makukuha natin yung savings? E di, income less expenses. Oh, tabulate your expenses. Rent, water bill, electricity, grocery, transportation, internet. Okay, so suppose, no? And then, lagyan nyo siya ng mga expenses. Okay, halimbawa, 1,000. 1,000. Sample lang. For the benefit of, 800. Grocery, 3,000. Mahal ng grocery. Transportation, 500. Internet, 1,000. Okay, so total natin, pindutin lang uli natin ito. And then, it would total to this. Total expenses. Okay, so meron na kayong total expenses. Highlight lang uli natin. Ito. Yan. So, meron na tayong expenses. Ngayon, paano makukuha yung savings? Paano nyo nakukuha yung savings? So, copy natin yan dito. Copy lang. So, sulat nyo na lang. Ayaw niya makopy. Kasi naka-form nila. Okay. So, 7,800. So, that would be now 10,000 minus 7,800. That would be your total saving. So, how do we do that? So, 10,000 minus 7,800. Ito yung ating saving. Okay? So, ganun lang kasimple yung inyong task na gagawin dito. Okay? Make it pretty. Apply nyo lang yung formatting na gusto nyong gawin. Okay? So, ito lang naman yung assignment nyo. Naintindihan na ba? Okay. So, if you have some other questions, feel free to get in touch with me or dun sa ating group chat. Okay? So, that would be all for now. I hope you learned something. Pasensya na kayo, hindi ako masyadong familiar. Hindi ko masyadong ginagamit, kaya nalilito ako din sa mga count ifs. Pero, ayan, pag lagi naman kasi natin ginagamit, ayan, naglagay tayo mga conditions. So, if you are working on a file na laging ginagamit, lagyan nyo na lang ng formula para mas madali. Okay. Ako, minsan sa grades lang, yun lang yung ginagamit. At mga basic calculations lang yung ginagamit. Unlike when I was working in the corporate setting, ayan, so, talagang kabisado. Okay, so that would be all for now. Again, happy learning. Bye.